July 2, araw ng Pasig, ikalawang araw na po ni Vico Soto bilang alkalde ng lungsod. Ano kaya ang puso ng mga motorista sa pagsuspindi niya sa odd-even number coding scheme? Live mula sa Pasig, may unang balita si Cecil Villarosa. Cecil! Magandang umaga sa inyo, Igan. Hindi pa man umuupo noon bilang alkalde, puntirya na ni Pasig Mayor Vico Soto ang pagsuspindi sa sariling odd-even scheme sa lungsod. Kaya kahapon, sa kanyang unang araw sa pwesto, tinupad niya ang kanyang pangako. Agad niyang inatasan ang mga traffic enforcer sa lungsod na huwag nang hulihin ang mga lalabag sa odd-even scheme. Sa ilalim nga ng suspending panuntunan, kung ang plaka ng sasakyan ay nagtatapos sa even number, bawal silang bumiyahe tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa mga kalsada ng Elisco, Hobson Street, San Guillermo Street, Sandoval Avenue at F. Legazpi Bridge. Kapag nagtatapos naman sa odd number ang plaka ng sasakyan, ay bawal silang bumiyahe sa mga nabanggit na mga kalsada tuwing araw ng Martes, Huwebes at Sabado. Kasabay ng moratorium sa odd-even scheme, ay iniutos din ni Soto sa kanyang unang executive order ang pagbuo sa task force na mag-asagawa ng pag-aaral sa pangasiwa ng traffic sa lungsod. Binigyan ni Soto ang Traffic Management Task Force ng 45 araw para magmungkahi ng solusyon kung paano pagagaanin ang traffic. Ngayong araw na ito, Igan, dito sa lungsod ng Pasig, July 2, ay ika-446 na anibersaryo ng Pasig na isa sa oldest town dito sa Pilipinas. At kaugnay niyan ay ipinroklama ng Malacanang na special non-working holiday dito ngayon sa Pasig. Taong 1572 nang itatag ang Pasig ng mga Agustinian. Samantala, Igan, nag-ikot ang GMA News at ating inalam ang reaksyon ng mga motorista pati na rin ng mga pasahero sa sinuspindingang odd-even scheme nitong si Mayor Vico Soto at ating nabatid na mayroong pabor at mayroong ding tutol. Maapektuhan para kami dahil dadami yung sasakyan na ano ngayon dahil siyempre mawala na yung odd-even eh. Mas kakaroon ng traffic. Pabor sa amin yun kasi makakapasok kami ng ano, kahit anong araw. Kasi yung odd-even, may araw lang na hindi kami makakapasok. Kaya pabor kami ron. Okay po yan dahil kasi ano, marami po kasing nagre-reklamo dito eh. Hindi po mahihirapan yung mga ano, sasakyan kasi iba andito yung mga boundary na dito ng mga tay-tay kahinta. Bahagi ng pagdiriwang ngayong araw, Igan, itong ang Pasig Day ay ang medical mission na gagawin mamayang alas 7 ng umaga sa Pasig Sports Complex. At yan naman ay susundan ng misa alas 8 ng umaga sa Pasig Cathedral. At yan ay inaasahang dadaluhan ni Pasig City Mayor Vico Soto. At live nga mula dito sa lungsod ng Pasig. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.